Once again mga ka-teach, andito na naman ako para mamahagi sa inyo ng mga simpleng kaalaman at mga pamamaraan tungkol sa Japanese treasure hunting mga ka-teach. Ngayon, kung isa ka doon na gusto mong madagdagan ang iyong kaalaman, halina at sabayan mo ang mga simple lecture kung ito mga ka-teach. Tiyak mayroon at mayroon ka talagang matutunan ng mga simpleng idea mga ka-teach. Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure, Lecture and Guide at nandito na tayo sa pinaka number 5. On the spot deposit inside rock sign mga ka-teach. At ito'y tungkol sa mga sign mga ka-teach sa pagsunod natin para masunda natin ang mga on the spot deposit. At bago natin umpisa ng content na ito, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podreader MMS. Diyan lang po mga madam at mga sir. Salamat sa inyong lahat mga ka-teach. Ganon din sa Facebook page kong Podreader Official. Dito lang yan mga madam at mga sir. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area nila, sign lang sa ibabaw ang binabasa ko. At ito yung mga mechanic na gagawin ninyo para mabasa ko ang signs area ninyo. At dapat sana klaro at legit ang mga sign sa area ninyo. Ayan mga ka-teach. At bago natin ituloy ang lahat, mag-intro muna tayo. Let's do this. Ito na mga ka-teach, umpisahan na natin ang simpleng lecture na ito. Halina't sabayan ninyo ako. Ganito yan. May dalawang kategorya nito mga ka-teach na ginawang kong example. Una, ito yung una. Ayan, kasama yan sa una. Ayan. At ito naman yung pangalawa. Ayan. Ngayon, balikan natin yung pinakauna. Kasi kung may ganito kayong mga science area ninyo mga ka-teach, napakaswerte ninyo. Dahil pasok ito sa mga on the spot deposit. Kung saan naka-enclosed rack lang siya mga ka-teach or inside rack. Ganito ang forma niyan. Kung papansin ninyo, nandito yung mga illustration. Ayan o. Kung sakaling may ganito kayong mga sign mga ka-teach na butas. Ayan. At may bumukol or umumbok sa gitna. Tulad nito, bilog siya. Plus may butas pa. At may umumbok uli sa gitna. At tulad nito, pero maliit masyado ito mga ka-teach. Dapat malaki at hindi basta-bastang magalaw dahil ang mga sign na ito ay nasa surface mga ka-teach sa ibabaw. Halimbawa ito, inedit ko lang ito nang sa ganun maintindihan ninyo mga ka-teach. Tulad nito, pabilog. Ayan, at may nakaumbok or bumukol sa gitna ng butas. Ngayon, kung sakaling may ganito kayong mga sign sa area ninyo mga ka-teach, nangangahulugan nito na or nagsisignal na siya na may on the spot deposit sa area ninyo kung saan nasa loob lang ng bato. Kaya ang magandang gawin nito mga ka-teach, dapat may mga metal detector kayo dahil simula sa sign na ito, hindi magkalayo ang pinaka deposito itong mga naunang sign na ginawa kong illustration. Ayan, hindi magkalayo dito ang pinaka deposito sa area kung saan, uulitin ko, nasa loob lang ng bato at nasa ibabaw ang bato na yan, hindi nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang pinaka mainam na gawin nito mga ka-teach, bantayan agad ninyo ang lodlock position. Ibig kong sabihin, yung bato na pinag-ingriban nito, kasi naka-ingrib to eh, pabutas, may bumukol. Itong buong bato na ito, ayan, or dito tayo, ayan, buong bato niya, or mas maganda dito tayo, ayan. Itong buong batong hugis niya, kung saan siya naka-ingrib, bantayan mo agad ang lodlock position ng bato na yan, dahil yan ang magbibigay sa inyo ng exact direction kung saan banda ang sinasabi niyang may deposito.
Kung ito tulad nito may arrowhead, sundan mo agad yung arrowhead niyan. Kung may matatamaan ba dun sa unahan na nag-iisang bato or nagtutumpukan man, gamitan na ninyo agad ng metal detector. Or tulad nito, ayan, may biak dito. Itong biak na ito, kung buhusan mo ito ng tubig, tatagos ang tubig dyan sa biak, tatagos dito, ano, diretso siya. Yung diretso na ito, pababa. Ngayon, pagdating nito sa baba at may nag-iisang bato dyan, bantayan mo rin yung bato na matatamaan ng tubig kung ano ang hugis, forma ng bato, paaro ba, or posisyon ng bato. Dahil yung bato na yon, yon ang magtuturo sa exact location ng target. Ganun pa man, hindi na magkalayo ang target mismo sa sign na yan. Malayo na yung mga 25 meters mga katits, nasa paligid lang. Ang kailangan lang nito ang mga power sign, travel order sign, kung saan ituturo ka sa exact location ng batong iyon na may laman. Yan ang pagsunod sa mga ganitong sign mga katits. At huwag ninyo biakin agad ang bato. Halimbawa itong bato na to, mayroon kayong ganito, huwag ninyong biakin ito mga katits, dahil napakasayang kung hindi ninyo masundan ang pinaka mga travel order sign. Kaya kung nahihirapan kayo at may ganito kayong mga sign, i-PM nyo ako mga ka-teach, i-chat din nyo ako nang matutulungan ko kayo saan banda yan ang target na yan. Ayan ang pinaka-assessment ko dito at saka guide ko sa inyo sa pinaka-number 1. Ngayon, dito naman tayo sa pinaka-number 2. Ayan o, bumukol pa nga o. Ito, napakaganda, bumukol. May ginuhit na pabilog. Pero pag mga ginuhit mga ka-teach, inukit, nagpapasa pa ito ng ibang sign. Ganun pa man, ganun pa rin ang pagkabaon or pagtago ng deposito. Nasa loob lang ng bato, nasa ibabaw pa rin dahil yung sintering bearing niya, itong pinaka-sintering bearing niya mga gitna, mga panintruhan nito eh, nakaumbok or nasa ibabaw or tinapal. Ibig sabihin, ang mga deposito nasa ibabaw. Pero pag dito tayo sa pinaka-number 2 mga katits, tulad nito kaso maliit lang. Maganda sana ito kung malaki. Ayan. At may nakalagay na umumbok sa gitna. Ito ang pinakamaganda pero maliit ito. Hindi pwede pagbabasihan pag mga maliit na mga sign mga katits. At dito naman tayo sa pangalawa. Kung mapapansin ninyo, may butas. Yung butas na yan na pabilog plus binutas pa siya uli o. Parang double hole. Or dalawang butas tulad nito. Butas, bilog na bilog. Magandang pagagawa. Plus may maliit pa siya ng butas sa gitna. Ang kahulugan nito mga ka-TH, ganun pa rin inside rock deposit pero nasa below ground. Ang mga ganitong sign, ang deposito niya pasok pa rin to sa mga giveaway or spot deposit. Subalit nasa ilalim ng lupa, hindi siya litaw. Kailangan siyang hukayin. Palagay natin mga 4 feet, 4.5 feet, 7 feet, 9 feet, 12 feet. Mababaw pa rin yan mga ka-TH. Pasok yan sa mga spot deposit or giveaway ang ganyang lalim. Tulad nito. Pero ganun pa man, sundan pa rin ito kung saan nakatingin. Halimbawa, nakatingin ito ng isang sign at yung isang sign magtuturo yun na dito ka mag-under. Yun na yun ang pinaka-exact location mga ka-TH kung saan ang pinaka deposito, lalo na at nakatagilid ang lodlock position niya. Parang padero, dito siya naka-engrave ang butas sa mismong dingding at nilagyan ng dot. Ibig sabihin, kung saan ito nakaharap, sundan mo lang at bantayan mo ang sintiring bearing na ito, itong dot na ito na maliit, kung ano ang tinitignan niya sa harapan. Kung nakatingin niya ng lumang kahoy, automatic, kung lumang kahoy tinitignan niya, bearing agad kayo simula sa lumang kahoy, gamitan niyo ng kumpas, bearing agad kayo ng 36 degree. Kung wala sa 36 degree, nasa 216 degree. Bounce yan mga ka-teach from Japan to Philippines, nakabearing yan ng 36 degree. Pag bounce niyo sa 216 degree, bearing naman yan sa atin sa Pilipinas. Yan ang turo sa akin ng mentor ko. Ang distance naman, hindi na magkalayo yan sa puno. Mga 3 meters, 4 meters, tisdig agad mga ka-teach, nasa gilid lang yan ng puno. Pero kung bato ang tinitignan nito,
bantayan mo ang ludlak ng ludlak position ng bato. Kung nakatingin siya ng batong parang paaro, yun ang sundan mo naman. Kasi yun rin ang magtuturo ng exact location ng digging spot. At doon kay maghukay, kahit palagay natin umabot man yan ng 12 feet, pasok pa rin yan sa giveaway. Ngayon, kung ito ay tulad nito, nakatingala, nakaharap sa taas, ang bantayan ninyo mga katiits, ang hugis ng bato na pinag-ingriban niya. Halimbawa, itong bato na pinag-ingriban niya, may pointer sa gilid or arrow, ibig sabihin yun ang pinaka-travel order sa niya na susundin ninyo. Dahil yun din ang magtuturo ng exact location ng target. Kung nagturo siya, halimbawa itong bato na ito na pinag-ingriban, may parang daliri na nagturo, at yung tinuro niya sa unahan, nag-iisang bato din, ibig sabihin, sundan mo lang or sundan ninyo ang batong yun na tinuro niya kung anong hugis. Ngayon, kung nagtuturo na yun na padaon, ibig sabihin, yung area na tinuro nun, yun na ang pinaka-exact location ng target mga katiits. At ganun lang ang pagsunod sa mga ganitong sign mga katiits. Itong number 1 at saka number 2. Ganun pa man, pasok ito sa mga spot or giveaway deposit mga katiits. Dahil mayroon at mayroon ang nakakuha sa mga ganitong sign mga katiits. At huwag kalimutan, kailangan may metal detector talaga kayo mga katiits. Pag ganitong mga sign na i-explore ninyo mga katiits, metal detector talaga ang bagay dito. Ngayon sa pagtatapos sa simpleng lecture natin mga katiits, sana may nakuha kayong mga simpleng idea. Nang sa ganon, may apply ninyo sa mga area ninyo mga katiits kung mayroon kayong sign na ganito. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katiits. Thank you.